Hi mga kabayan! Backdrop na tayo dahil nakapag-online check-in na kami. Maiksi lang ang pila sa Cebu Pacific. Ana Airlines, mahaba ang pila. Dumating kami sa airport 4 hours bago ang aming flight para umiwas sa mahabang pila. Yeah, guys, nakalagpas na tayo sa immigration. Wala namang tanong, i-discuss natin mamaya. Pasok muna tayo sa lounge. Buti na lang meron kaming complimentary Dragon Pass membership. Salamat sa Citibank. Ganun po. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maaga kaming nagpunta sa airport. Bukod sa mapabilis sa immigration, gusto rin naming ma-maximize ang lounge stay namin. Siyempre, hindi mawawala ang complimentary food and drinks, pati na rin alcoholic beverages. Is that yummy? Share! Tingin ka kay daddy. Yummy ba yan? Okay. Tingin mo okay. Unlimited naman yung food and drinks nila. Yun nga lang, hindi ganun karami yung choices. Dito yung mga desserts. And dito naman yung kanin, ulam, at pasta. Sayang hindi natin napakita. Napakaluwag at komportable din ng mga upuan nila. At meron ding mga power outlet para sa mga gustong mag-charge bago mag-flight. May mga upuan ding nakaharap sa mismong paliparan ng NAIA. Ayan na! Pa-fly na ang airplane! My airplane! Hello mga kabayan! Nandito tayo sa Marhaba Lounge. Wala namang katanong ng IO. Tinanong lang kami kailan yung balik. Sinagot lang namin. And partida, first time traveler abroad ng wife ko. So ayun mga kababayan, yun po ang Marhaba Lounge. Free lounge access, salamat sa Dragon Pass. Tipid travel hacks. Kaya kumuha na kayo ng Union Bank or Citibank na card. And every membership year, meron pong dalawang lounge access. May ibang cards din kagaya ng BPI Visa Signature at East-West Platinum Mastercard na nag-o-offer ng lounge access sa ibang lounge dito sa NAIA. Touchdown Osaka! Osaka. 2 weeks bago ang inyong flight, mainam na ihanda na ang electronic arrival card at quarantine entry requirement sa Visit Japan web. Osaka. Welcome to Osaka. Ay, mga kabayan, naka-exit na rin sa quarantine, immigration, and customs. Napakadali pag may QR code. Welcome to Kansai! Welcome to Osaka! Upo muna tayo guys. Nalabas na namin yung mga jacket namin. And binalik na sa luggage yung original hand carry para hindi tayo mahirapan magbitbit. Ano? And next naman natin is ang paano mag-withdraw ng pera sa ATM dito sa Japan kasi hindi lahat ng ATM pwedeng mag-withdraw. Mostly yung mga 7-Eleven ATM lang which is hanapin ngayon. Malapit lang naman na pakita natin ngayon, okay? Let's go! So ito na yung ATM guys. Pili natin ng English. English. Insert our card. Oh,
English, and sundin lang yung mga instructions. Basta 7-11, nakaka-withdraw yan. Pero call nyo na rin yung bank nyo, inform them na mag-abroad kayo, or sa BPI meron sa app na activate yun. So, withdrawal. And at this point is hide muna natin. Kita nyo guys, mas mababa yung rate nila dito compared sa kung bibili tayo. 4375. Pa-compare natin yan, magagawa tayo ng comparison video. Pusibo. Ayan, ito na nga kabayan ng mga sikat nilang vending machines. Meron silang coin or money changer for large bills, gawin nilang coins. Then, hulog nyo lang dito, pili kayo ng inyong gusto. Pili kayo ng gusto nyo. But likewise, dito meron din. And yun na, yung ibang machines, tumatanggap na rin ng Suica. And yun naman ang isusunod natin, ang paano mag-load ng Suica card. Okay guys, nakalabas na nga kami ng airport terminal. Papunta ng train station. Nananampal daw yung lamig. 10 degrees lang naman ngayong gabi. Kaka-check ko lang, 9 eh. Ah, 9? Oh, sayang yung piso. Ayan, naka-ready naman ang ating panlamig. Pero pag mga ganitong nasa city, hindi naman masyadong ramdam eh. Compared sa yung malapit ka sa dagat. Tsaka walang masyadong hangin. Yun ang talagang nagdadala ng lamig. So, tapos na natin guys, oh. And ayan, sa unahan. Babalik tayo. Mag-load tayo ng Suica. And then sasakay tayo ng Namba Rapid Express Train. And lilipat tayo sa Midosuji Line. Papuntang Shinsaibashi. Luckily, hindi delayed yung flight. And then, lamig ko, nagpa-fog yung eyeglasses ko. Then, kakarating siguro tayo, mga 10, 10.30. Tara! Ito na yung station guys, so unlucky oh. Diyan tayo magpapaload sa Nankai Station. Ayan na guys, mag-load na tayo ng Suica. Pindutin nyo lang ang English. Kung first time nyo, pwede tayo mag-purchase. And understandable naman yung instructions. Since mayroon na kaming card, dito kami sa charge. And lagay lang dito yung card. Okay. Then charge by cash. Next. Then pili kayo ng denomination. And then pasok lang dito yung pera. Ayan, lalabas yung bagong balance. Okay na yun. Pag ganun, may sound na. And yung resibo. Okay guys, sakay na tayo ng train. Ito na mga kabayan, nakaload na tayo ng card. Ano, ang next train is 30 minutes. Gagamit tayo ng ating secret weapon, Google Maps. So makikita natin, kakuha tayo ng magandang screenshot later on. On nyo lang yung location, anong station, anong platform. 30 minutes, okay. Okay mga kabayan, so every 20 to 30 minutes yung express train, ano? Sa ngayon, inaantay pa. Yan o. Going to Namba. Ito, Super Express. Rapid. Oo, dyan tayo sa Rapid. Oo, Rapid, diba sabi dyan? Ka number 4. At dito na nga kami nagkamali kasi yung Rapid Express train may additional fare bukod pa doon sa normal fare, which is yun lang yung babayaran. Kung doon kayo sa normal na tren, yung sa left side ko, ang sasakyanin nyo. Medyo okay naman, walang hangin. Malaman natin mamaya pag sa downtown na. See you later! Grabe mga kabayan, online talaga. Online? On time talaga.
yung train dito. Yung na umalis na train, yan yung regular Airport Express train. Papunta din namang Namba, pero hihinto yun sa lahat ng station. So yung sasakyan natin is yung limited express train. Magsiskip yun ng ibang stations. Mas late magde-depart, pero mas maaga yata kami makakarating. Ayun o, in blue. Tara! Ayun ang mga kabayan, secure na ating luggage. Dito na tayo sa limited express train. Ating lovely wife and son. Tayo na lang tayo ng departure. And yun na sabi ko, mag-skip naman to ng ilang station. So diretso to sa Namba. And hopefully makakagala pa tayo ng konti after check-in. Okay, see you later guys. Buti na lang lumabas yung isang pasahero at nagtanong sa konduktor. At doon ako napaisip, baka nga mali yung sasakyan namin. Okay mga kabayan, unang bloopers ng trip natin. Hindi pala tayo pwede sa limited express train kasi may separate na ticket. Which is hindi natin kinuha. Di lumipat tayo sa regular train. Yun na lang pag gusto nyo sa limited express, dapat pala dun sa ticket station, kumuha kayo ng reserved seat. Yun lang. So, dito na tayo sa regular train. Alis na rin maya-maya. Daming bakante. Halos empty, oh. At dito nagtatapos ang day 00 ng aming biyahe. Nakarating din naman kami ng maaga sa aming tinutuluyan. Maaga, as in, madaling araw. 1 a.m. Kaya bukas na tayo magkulitan, mga kabayan. Bye-bye! Ay, dito pala. Ulit.